Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And this is the part 2 nung ating reaction video doon sa isang video ni Takashi from Japan. Lalagay ko na lang sa description link yung kanyang video. And this is related sa mga Japanese companies na nag-e-employ ng mga foreigners. Learn Japanese. Get to know Japanese. Get to know Japanese culture and customs. I see a lot of foreigners, not because they are trying to, but you know, they get a bit of looks from the locals. I mean, just try and really be prepared to assimilate yourself. Tama yun guys. Kung gusto nyo talagang magtrabaho, mamuhay ng matagal dito sa Japan, eh talagang kailangan natin matutong mag-Japanese. Personally, medyo talagang challenging for me na matutong mag-Japanese. Hindi ako 100%, parang wala pa kang 50% kung gaano ko na-assess yung sarili ko sa Japanese. Pero JLP TN2 passer ako, pero it took me 3 years para ulit-uliting i-exam yun guys at maipasa. So ngayon, ang plano ko at kasama ito sa pressure ng aking kumpanya na pinagtatrabawan ngayon, eh ang maipasa yung JLP TN1. Kasi kung magtatrabaho ka sa isang, katulad dun sa company ko, na para siyang enterprise guys. Fortunately, nakahanap ako ng company na mapapasukan dito at naka 4 years na rin ako sa kanila. Yung first 2 years ko ay direct agency dito sa Japan. Kasi nag-start ako as student visa din. And then nung na-maximum ko na yung 2 years na pag-student visa ko dito, naghanap ako ng work and nakahanap ako sa isang agency dito sa Japan. So under nila ako, and isa dun sa mga companies na in-employ nila ako is ito ngang napasukan ko ngayon. So ibig sabihin, after 2 years na nagtrabaho ako dito sa company na to, eh ina-absorb nila ako as full-time employee, or yung tinatawag nilang Seishine. So pagka Seishine ka kasi, compare sa isang nagtatrabaho sa isang agency or haken, maraming differences katulad ng benefits and yung mga makukuha mong leaves, makukuha mong bonus. Yan ang pinaka kakaiba pag ikaw ay full-time employee. Meron kang bonus syempre. Pero meron ding ibang mga employees na katulad ko, or ibang employees na mga foreigners na nagtrabaho dito sa Japan, na mas prefer nilang maging part sila ng agency, yung merong nag-handle sa kanilang agency, kasi daw mas malaki yung per hour compare sa nagtatrabaho ka as Seishine. Pero tingin ko depende nga yun sa mapapasukan mo, kasi nasa telecommunication company ako, sila yung parang gumagawa ng mga equipment na ginagamit sa pag-broadcast ng mga channels, like as in broadcasting station, yung mga equipment na pinapalabas sa mga bahay-bahay, and kasama na dun yung pagmamanufacture nila ng mga equipment para sa broadband. So yun, fortunately nakapasok ako sa kanila, and after 2 years nga na pagtatrabaho ko as haken or agency, nakapasok ako sa kanila as Seishine. And yung ganoong mas naging mas pressured yun sa akin. Mas pressure ako sa ganung setup, kasi nga pag Seishine ka, mas expected nila sa'yo na talagang you belong to them, ba? Diba? Na parang ikaw talaga ay marunong mag-Japanese. Pero honestly, hindi talaga ganun yung nangyayari. Alam nila, alam ko sa sarili ko na ako lang mag-isang Pilipino dun sa kumpanya na yon. And striving talaga ako na magkaintindihan ka. Although naiintindihan ko sila, siguro kahit papano sa 7 years na nakatira na kami dito sa Japan, or kami ni Jin Sensei ay nagstay na 7 years dito. And continuous yung learning ng guys. Yung 7 years na yun, every year, kahit papano, ay nagtitake kami ng JLPT para lang ma-assess yung aming yung Japanese skills. Napaka-importante para sa katulad ng visa namin na talagang matuto yung mag-Japanese. Kasi yung foreigners, like mga guy ko Koji na katulad natin na mag-i-stay dito sa Japan, meron masuswerte na hindi nila kailangang matuto mag-Japanese kasi international company yung napasukan nila. So meron akong mga kakilala na nagtrabaho sa Tokyo ngayon na hindi naman na nila kailangang mag-aral ng language na yan, ng Japanese, kasi hindi naman daw required sa kanila sa company. Pero advantage mo pa rin kung matututo ka na mag-aral. And yun nga, kasi pinipressure nga nila ako
sa company na may pass ako yung GLPTN1. Kaya every day nagsusulat ako ng kanji sa isang full sheet ng bond paper. Talagang isinisingit ko siya sa oras ko. Sobrang busy sa work, kahit papano, kahit kung walang sales, may trabaho pa rin naman. Pero kahit papano, naghahanap talaga ako ng time na magawa ko yung pagsusulat ng kanji. So ang style ko, nagsusulat ako ng word, yung words nila in kanji, and then kung ano yung ka-equivalent niya in hiragana, sinusulat ko rin yun, and kung ano yung ka-equivalent niya in English. So lahat yun dinadaanan ko. And then meron akong ginagamit na Japanese app. Madadownload nyo yan sa iPhone, hindi na lang yata siya updated. Pero dictionary siya, Japanese lang yung pangalan ng app niya. Tapos meron doon mga listahan ng JLPT words na everyday yun yung sinusulat ko. Tinatry ko siyang isulat ng nakakanji, hiragana, and yung English word. Na I think kahit papano, hindi mo man siya masaulo, pero pag nakita mo siya, magiging familiar ka and yung meaning niya. Kasi importante nga, katulad dun sa work ko, na sobrang daming, laging binabasa na kanji, guys, dun sa trabaho ko. Lagi ako may hawak ng manual na naka-full Japanese siya. So, kailangan kong basahin yun. So, although, tinatry nila yung best nila na gamitin yung mga kanji na medyo basic. Pero ang mahirap talaga sa akin is yung kaiwa. So, yun yung kailangan natin i-improve pa. Be prepared to assimilate yourself into this culture. It's hard to make friends. People are very shy here, so just learn to live with yourself for a bit. Yeah, don't rely on others. You gotta be very independent. Yeah. Well, totoo naman siya. Medyo shy type talaga yung mga Japanese. So, siguro, yun nga. Totoo naman, pero at the same time, may mga Japanese ka talagang ma-encounter na parang wala silang pakiramdam. Hindi ko naman nilalahat, no, yung mga na-encounter naming Japanese, pero may mga Japanese na hindi ko sila mabasa kung ano yung talaga yung tunay na nararamdaman nila. Kung are they being true to you? Totoo ba sila sa'yo? Or pag nakatalikod ka, kung ano nang sinasabi sa'yo? At talagang kailangan i-embrace mo yung culture nila, guys. Kailangan talaga matuto kang mag-fit in dun sa ano nila, sa world nila. Dahil iba talaga silang mag-isip. And hindi ko alam, parang minsan nagiging ano na lang din ako, manhit. Parang hindi ko na alam kung ano yung i-re-react ko sa kanila. Kung depende na lang sa kung mauna na lang silang mag-react bago ako, yung ganun. Kasi alam naman tayo as Filipino, masyado tayong hospitable, diba? So may maingay sa labas. Anyway, so masyado tayong hospitable na masyado tayong parang friendly. Pero the other way, hindi. Yung mga na-encounter kong Japanese, hindi ko naman nilalahat na hindi sila ganun. Or kung meron mang ganun, medyo iba yung hindi kayo ganun fully magkakaintindihan. Kasi magkaiba kayo ng culture. Na akala mo friends kayo, pero hindi naman talaga kayo friends. Meron naman na gusto niya maging friendly sa'yo, na sobrang, sobra-sobra naman yung pagiging friendly niya sa'yo. No? So, na parang medyo off ka na parang wow, teka lang, ganun. Kaya ako, katulad sa company, pag trabaho lang talaga. Hindi mo na talaga pwedeng i-express yung sarili mo na parang magiging mag-friends kayo. Hindi pwede yun. Malabong mangyari yun. Siguro pag outside the company, kaya nga mahirap makahanap ng trout ng Japanese friend dito. Kahit until now, parang isa lang ang friend namin na Japanese, yung si Goto. Minsan sinasama ko siya dito sa vlog namin. So talagang kailangan na mag-adjust ka, marunong ka sa language nila, try your best na makasurvive sa Japanese environment. Well, learn Japanese. Oh, first, because I feel like if you really want to work here and stay for a long time, you should learn Japanese. And also learn to, like, kind of, you know, adapt to Japan in a Japanese way. Don't, like, force your other cultures, like, you know, understanding or opinion in Japan. I think that is so important because, like, some people can speak perfect Japanese, but then they act like they are not Japanese in a way they, like, for example, are angry about things or complain. But in Japan, most people don't complain. Like, you just, like, accept it. You know, you have to, like, gamang and tairu and ayamaru and, like, just be more Japanese. So yun na nga, no? Tama yung sinabi niya. Kailangan talaga try to be patient or gaman. Iba-iba kasi talaga yung mga personality ng mga Japanese, pero most of them talaga very shy, hindi nagkakipag-usap, walang emotion, hindi mo makikita, hindi mo mababasa. Try to be, mag-adjust ka talaga, di ba? Meron naman na mga Japanese na sobrang friendly sa mga gaijin na katulad natin, mga gaikokojin or foreigners, na sobrang bagal nilang magsalita ng Japanese.
So they make it very comfortable to talk with you, or yung bang bibigyan ka nila ng mga hand gesture pa para mas madali mo na silang maintindihan. Pero may mga iba na Japanese na sobrang bilis nila magsalita na parang hindi talaga sila mag-a-adjust sa'yo. So kapag ganun, moichido onegaishimasu, moikai onegaishimasu, ganun, sabi mo lang na wakaranai no de moikai oshete onegaishimasu, yung mga ganun. So parang bigyan mo sila ng heads up na kahit nakakapagsalita ka ng Japanese, hindi mo naman talaga sila automatically maiintindihan, dahil kailangan mong i-convert, translate mo muna sa isip mo kung ano yung sinasabi nila, diba? So thankfully, fortunately, kahit hindi naman ako ganun katalaga ka-fluent mag-Japanese, ito yung mapapaya ko sa inyo, guys. Pag nandito kayo sa Japan, ang i-build ninyo is yung confidence. Confidence na humarap sa kanila, na hindi kayo mahihiyang makipag-usap. Hindi kayo mahihiyang humarap sa kanila. Harapin sila. Parang lagi sila yung fear na kailangan mong harapin. Kasi diba, yun yung pag magmumukha kang tanga eh. Pag hindi mo sila nakausap ng maayos, magmumukha kang tanga. Pero part na yung pagmumukhang tanga. Pero is also part of learning for me. Na kaya nakakaya ko silang harapin kahit hindi naman ako ganun kagaling magsalita. So, go lang ng go eh. Ganun tayo, di ba? Mga Pilipino tayo. Talagang sugod, mga kapatid! So I would say there's three things. First, you need to learn Japanese, because why would a foreign company take you over a Japanese person? So if you're able to speak English, Japanese, and maybe another language, it will be really helpful. Second, you need to understand how Japanese works, because I know a lot of people who have like great skills and speak Japanese and everything, but here they don't adjust and are not flexible to like the Japanese culture, and need to learn Japanese, because why would a foreign company take you over a Japanese person? So if you are... Oh, yun nga yung sinabi niya, diba? Kailangan mo talaga matuto mag-Japanese kung gusto mong magtrabaho, hindi lang sa like sa factory, yung mga more on white collar ba yung tawag nila doon, yung mga skilled. Kung gusto mong mas mag-level up yung career mo dito sa Japan, kailangan matuto ka mag-Japanese, or yung business conversation, or yung casual conversation kahit papaano. Kasi bakit nga ba naman nila ikaw i-hire kung meron namang Japanese na kayang gawin yung trabaho na pwede mong i-offer sa kanila. So ako na lang, yung advantage ko na lang kahit papaano, nung in-interview ako, sinabi ko talaga na hands-on ako palagi sa computer, kasi yun yung tinapos ko, computer engineer. And kaya ko, kahit hindi mo pa kaya. Pag saka mo na problemahin, pag nakapasok ka na, aralin mo na, di ba? Mag-crash course ka na kung kailangan. Pero kaya mo. Kaya mo to, kaya ko to, ganyan. Tingin ko yun yung isang naging way kung bakit kapasok ako sa company na yun, na parang ako lang ata ang Pilipino. Almost nasa 200 employees yata yung meron sila sa iba't ibang branches nila dito sa Japan. And tingin ko, malaking advantage nga na marunong ka din mag-English. So, yun yung talagang parang asset na lagi kong inaano ko yun sa kanila, na magaling ako mag-English. Wow, magaling mag-English. Lahat tayong mga Pilipino, magaling tayo mag-English, di ba? Hindi man tayo perfect the way we speak, and napaghahalo ko minsan yung accent ng Bisaya. So, pero pagdating dito, yung simpleng English natin, sobrang ganda na yun para sa kanila. Kaya, isa rin yung sa advantage. And yung computer kasi na hinahandle ko, may mga computer commands doon, may terminals na kailangang i-enter sa command prompt na English yung kailangang i-type, di ba? So, yun yung naging advantage ko. Meron akong mga equipment na kailangang i-test sa company na in English, which is yun yung medyo nahihirapan nga ba, magandang term, medyo parang weakness nga ba, ayoko kasi maka-offend eh. So advantage natin yung marunong tayo mag-English, at the same time marunong din tayo mag-Japanese. Why there's three things. First, you need to learn Japanese, because why would a foreign company take you over a Japanese person? So if you're able to speak English, Japanese, and maybe another language, it will be really helpful. Second, you need to understand how Japanese works, because I know a lot of people who have like great skills and speak Japanese and everything, but here they don't adjust and are not flexible to like the Japanese culture, and they go back to their country after a few months, few years. So you really need to be sure that you really understand the Japanese culture and work there. And third, I would say you need to have like a lot of motivation, because it might take times for you to find a job, maybe some weeks, some months, for some people some years, but as long as you're motivated, you will always find a job. Well, kung galing ka naman sa third world country, parang wala ka namang ganung a lot of time para, alam mo yun, para makahanap ng magandang work. So, dahil bound tayo dun sa visa, di ba?
student visa, SSW visa, yung bago nilang kapinalit nila sa trainee visa, meron pang ganun, diba? Tapos yung engineer visa. So, lahat tayo as foreigners na nangarap magtrabaho dito sa Japan, ang gusto natin, permanent visa, diba? So, pangarap ko din yan at mga 2 to 3 years pa siguro para makapag-apply kami. So, yan yung goal namin. Kaya, ayun, galingan lang natin guys, continue yung learning process, diba? Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako at mag-upload, susubukan ko mag-upload ng video about JLPT N1. Samahan ninyo akong mag-aral ng JLPT and I will try to the N1 sa December. So hopefully, pangano ko na siya. Pangalawang take ko na tayo. Ayan. So kung nagustuhan yung ganitong klaseng video, ayan. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para laging kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito sa Bye! And paano nga ba makasurvive ang isang gaijin or gaikokojin na katulad natin na magtrabaho sa isang Japanese companies? Alamin natin sa video na to, kaya simulan na natin.